Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person na mga Gemini? Hala, nakita nyo ba yung message? Ito yun. May pag-asa ba ako sa iyo? Ano kaya ito? Nagbabalik o bago? Alamin pa natin yung next message niya. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan, ito pala yung kulang sa kanya. Honesty. Hindi kaya siya nagiging honest sa sarili niya? Alamin pa natin yung next card. Ayan, aminado naman pala siya. Ito yon, kasalanan ko. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. Hindi lahat po ng energy nyo ay makukuha ko. Sana po maintindihan nyo. At saka ikaw na lang magpalit kung si person mo o ikaw. Ikaw na bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Kung sa past, present, or future. Angels and guides, please guide us. Ano ang past ng mga Gemini? Ito ang card mo sa past. Ang Six of Cups upright, Nine of Cups upright, at Eight of Pentacles upright. Ipinapakita sa mga cards na ito na ang ilan sa inyo, ikaw at ang person mo, childhood sweethearts. At ipinapakita rin na ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng argumento dahil na rin sa pagiging immature sa relationship. Kumprontahin ang issue as grown-ups. At saka kailangan din ng balance sa relationship. Sa mga single naman, ipinapakita na ang ilan sa inyo iniisip mo or nandun yung kagustuhan mo na magkaroon ulit kayo ng relasyon ng past person mo. Ang ilan sa inyo na single or kahit nasa relationship ka, hindi mo pa rin makalimutan yung past person mo. Kumbaga, iniisip mo lang. Yun kasi yung sweet at happy memories nyo nung kabataan nyo. At saka ang ilan sa inyo, kung ano man yung nangyari sa past, kailangan mag-move on at isipin ang ngayon. Ang ilan naman sa inyo na single, nasa process ng healing. At saka itong time na to, kailangan mo ng shoulder to cry on. Hindi mo kakayanin mag-isa. At saka itong mga cards mo ay good sign kasi may mga happy memories at saka nagdadala sa'yo ng good energy. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, maganda ang kondisyon ng relationship nyo. Nagkakaroon ng next level. At ang ilan naman ay mas nagiging solid ang relationship. Nagkakaroon ng engagement, yung pregnancy, o kaya marriage. Sa mga single naman, nagkakaroon ka ng mental stability na ibig sabihin ay nakaka-adjust ka na sa behavior mo at saka emotional strength. Yun bang mabilis kang makarecover? Yung pagiging confident mo sa sarili, yun yung makakapag-attract sa the one. Nasa relationship ka man or single, ipinapakita na natututo at nag-heal sa mga past negative experience. At ang ilan sa inyo sa career, magiging successful at yung maaasahan ka sa trabaho. At kahit sa financial, may improvement at success. Sa health,
ipinapakita na kung may kakayahan kang tumulong, tumulong ka kasi may person na may sakit pero hindi nagsasabi sa iyo. Ang mga Gemini ay may healing at improvement, kaya i-maintain ang pagiging healthy. Ayan, nakatatlong cards na tayo para sa present. Ang mga cards mo ay King of Wands upright, The Lovers in reverse, at Four of Cups upright. Unahin muna natin yung career mo. Ang ilan sa inyo successful sa career? Tama yung direksyon na tinatahak mo kasi determinado ka at saka focus. Siyempre, kung good news ang career sa'yo, ganun din pagdating sa financial, maganda yung pasok. Kahit na successful ka sa career, maging responsable ka pa rin. Alam mo dapat yung limitasyon sa trabaho at saka yung kasiyahan. At ang ilan naman sa inyo, successful ka man o hindi, yun bang nawawala yung interest mo sa trabaho? Nawawala yung passion? Ito ay dahil sa emosyon na apektuhan yung mood mo. Ang warning ng mga cards pagdating sa finances, ang pinaka-best ay yung matuto ka na mag-manage ng finances o kita mo para maiwasan yung pagkakaroon ng utang. At ang advice ay maging thankful sa mga blessings na dumarating sa iyo, maliit man ito o malaki. Ang ibang cards pinapakita yung positive patungkol sa health. Pero may warning na kahit na hectic ang schedule mo, kailangan mag-slow down para maalagaan naman ang health. Yun bang makapag-relax? Ang ilan naman sa inyo pagdating sa relationship, ang gusto ng person mo ay yung maaasahan na kapareha. Ang hinahanap ng person na ito ay yung magiging kasabay niya para sa pagkakaroon ng success, yung wife material, yung matured at marunong magbalanse sa relationship. Ang ilang single naman, makakamit ka ng person na may strong personality. At saka, itong person na ito, kung single ka man or nasa relationship, ang gusto pa nito yung ano, yung meron siyang freedom. Ang tingin ko ang mahihirapan na person sa pakikipagrelasyon dito ay yung person na mahilig mag-check, magtanong, yung mga ganun ba. Kasi ayaw ng person na ito yung ganung makakarelasyon. At dahil sa ganitong behavior ng person mo, ang ilan sa inyo, ang relationship nyo ay imbalance. Yung parang tingin mo, one-sided ang situation. Ikaw na lang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang advice ng mga cards ay kailangan maging appreciative sa person. Siyempre, yung pagbibigay ng opinion, hindi naman yung pag-control sa person or hindi na ibinibigay yung freedom. Communication yun. Ang ilang single naman ay nagkaroon ng breakup kaya nasa process pa lang ng healing. Ito naman ang mga cards mo para sa future. Ang The World in reverse, Eight of Cups in reverse, at Seven of Pentacles in reverse. Ang ilan sa inyo ipinapakita ng mga cards na ito na yung relationship nyo ng person mo ay lack of progress. Kahit na pinipilit mo na yun bang maging healthy ang relationship nyo, pero hindi yun nangyayari. At ang ilan sa inyo, iniisip mo na sumuko na lang sa relationship na to, pero may something na pumipigil sa'yo. Ang isa dun ay hirap kang i-let go yung relationship yun ng person mo na binuon yung dalawa. Pero syempre, ang advice ng mga cards ay kailangan isipin mo rin yung sarili mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. Ang ilang single naman, masyadong clingy or yun bang malapit sa person. Ito yung isa sa dahilan kaya yung potential partner mo ay lumalayo sa iyo. Ang ilan sa inyo na single, ayaw mo sa person na masyadong malapit sa iyo kasi hindi ka pa ready para mag-commit. At saka ang ilan naman sa inyo ipinapakita na isa lang
sa inyo ng person mo ang nag-e-effort sa relationship. Ang ipinapakitang dahilan ay yung person mo mas focus sa finances at career. Ang advice ng mga cards para mag-work ang relationship niyo ng person mo ay bukod sa mutual love, kailangan ng understanding, communication, at effort. Para ang relationship niyo ng person mo ay tumibay. Makakaige na mas mag-pay attention sa relationship para malalaman mo nyo ng person mo kung ano ba yung action na dapat gawin para ang relationship nyo ay magpapatuloy. Future pa naman ito at saka binibigyan ka naman ng advice kung ano yung dapat mong gawin or dapat yung gawin ng person mo. At saka realidad na talaga yung mahirap mag-maintain ng relationship, single ka man or married. At ang ilang single naman, pwedeng ikaw ito o yung potential partner na may pagdududa o kaya yung hesitation sa nararamdaman. Ikaw na lang magbaliktad ah. Ibig sabihin, itong person na ito ay hindi pa siya sure sa kung ano yung totoong nararamdaman niya. Huwag nang aminin ang feelings or mag-move forward para sa pagkakaroon ng relasyon. Ito naman yung additional card para sa advice, ang The Death, Upright. Connected pa rin itong card sa future, na ang ipinapakita ay alagaan ng sarili para walang magiging health issue. Sa career naman, ang ipinapakita ng card na ito na huwag ka masyado maging komportable kung gusto mong magpalit ng trabaho ay maghanap ka na ngayon. Kasi ang ilan sa inyo, hindi ka masaya sa career mo. Kumbaga, nananatili ka sa trabaho dahil sa alam mong ito lang yung alam mo o kaya ito yung nagbibigay sa iyo ng pang-araw-araw nyo. Pagdating sa finances, marami kang hardship na mapagdadaanan pero may benefit ito sa iyo. Marami kang lesson na matututunan at magagamit mo sa present or future. Sa relationship naman, pinapakita na magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Pero siyempre, kailangan kalimutan mo na yung mga negative emotion mo sa past. Ang ilang single naman ay magkakaroon ng bagong karelasyon. Kakaiba itong person na ito sa mga past relationship mo. Relationship na hindi mo sukat akalain na darating pa sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng changes. May ending at new beginning. Kasi kumbaga ang death card ay transformation or next chapter ng buhay mo. Ipinapakita ng card mo na kailangan may i-let go ka para makamit mo yung goals na dapat ma-achieve sa next chapter ng buhay mo. At saka guys, marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng mystical cards sa iyo. Acceptance. Radical acceptance in the now opens the flow. Signs. Instincts are the message from the inner divine. Guidance. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm, your next chapter is going to be amazing. Type yes if you are ready. 222, the universe way of letting you know that you'll soon find your soulmate.
Affirm. It is your turn to get blessed. Type I am blessed to receive.